Okay, so may bago tayong helmet ngayon. At ito yung isusuot natin ngayon. Itong MT Helmet Revenge. Ayan. Ayan guys, bukas na pala ang New Clark City Tollgate, no? Kaya lang, paano magbabayad ng RFID dito? Ah, sarado pa pala. Ako, sarado pa pala. Sabi ni D, bukas na eh. Tito, kumunong ka. Wrong way ka dyan. Pinama ko ni Dib. Sarado pa pala to. Naprank pa. Ano eh, nakabukas kasi yun doon. So hindi nila sinarado. So syempre, akala namin na bukas na to. Dito, Tarlac City. Mali. May nakasulat pa sa likod niya. Mamaya basahin natin, no? Hindi makita sa camera. Ito, totoo na to. Yun. Kaya pala parang walang cashier. Sarado pa pala doon. It's a fake. So ngayon guys, nandito tayo sa Concepcion, Tarlac. At pupunta tayo sa Monasterio. Ha? 50 pa. Sige, 50 pa. So para tayong nakikipag-endurance, no? Kahit saan, nagpapagas tayo. Basta may gasoline station sa tabi. Alam ko, wala nang gas dun eh. Oo nga eh. Kaya tama lang pala nagpakarga tayo, no? So ayon sa mapa, ay 50 minutes pa mula dito. Saan lugar na to, sir? Ano to? Kapas Tarlac. Ah, Kapas Tarlac na pala. Ah, okay, yung bilis natin, no? Barangay Aranguren. Ha? Barangay Aranguren. Ah, okay. Yun. So ito guys, suot na natin ang MT helmet natin na Revenge ang model. So natry ko siya kanina sa expressway, ano, sinubukan ko yung kanyang wind noise. Bali, i-rate natin siya from 1 to 10, 10 ang pinakamataas. Ito ay base lamang sa mga nasuot ko. So kung ang Showy X14 ang pinakatahimik, pumapangalawa ang HGC ARPA 11 sa pinakatahimik. Ito naman masasabi ko ay nasa pang-8 pinakatahimik kung ikukumpara sa mga previous na helmet na naisuot ko. Meron pa akong helmet na AGB Corsa, pero nakalimutan ko na kasi kung gaano kalakas o gaano kahina yung kanyang wind noise dahil matagal ko na siyang hindi isinusuot. Pagdating naman sa hangin, pagdating sa mata, walang dumadapong hangin sa mata ko, which is good bilang rider, ano. Ayaw natin natutuyuan ng mata. So sa design naman, ayan, napaka reinforced speed ng kanyang dating, ano. May konti lang siyang blue, but majority kitang kita naman ang kanyang neon green or fluorescent yellow. Okay, at saka kung i-compare ko naman yung fit niya sa Spider, no, mas angkop siya sa bungo ko at sa pisngi ko, no. So kahit medium yung ating helmet na Spider Joker, ay medyo maluwang pa rin siya sa akin, ano. So dapat pala small ako sa helmet na yon. Parang familiar sa akin itong daan na to eh. Parang papunta ng Cristo Rito. So yun, dito kapag binili mo itong MT Helmet Revenge na ito, ay hindi siya dual visor guys ha, pero meron siyang kasama ang clear lens. So kung nakikita ninyo ngayon, nakatinted lens po tayo. Yung lock po niya ay quick release, pero gawa po siya sa bakal. Ayan, bukod dun sa male, bakal din yung kanyang female, no? So kahit quick release siya, ayan, medyo okay pa siya kasi dahil metal siya. Kasi kung i-compare mo yung quick release sa double D-ring, eh mas safe talaga yung double D-ring, ano? Talagang kahit anong gawin mo, hindi mababaklas yan, ano? Pero ito, since bakal siya, so nasa gitna siya ng quick release and double D-ring. So sa gitna siya, medyo safe siya, no? Kung i-compare sa quick release na gawa sa plastic. Kasi kung tutusin, merong okay, merong better, at merong best, syempre. Doon din pumapasok ang price differences. So syempre kapag mas in-improve ang helmet, natural, mas mahal siya. So itong MT Helmet Revenge na ito, ay masasabi ko na nasa gitna lang siya, no? So pagdating sa bigat ng helmet na to,
ayan, mas mabigat siya ng konti sa Spider Joker ko, no? Feeling ko lang guys ha, kasi hindi ko naman siya tinumbang sa bahay, kaya yung pakiramdam ko lang. Pero nandun yung pakiramdam na napaka-solid niya dahil sa timbang niya, no? Mararamdaman mo. Hindi naman kasi yata siya gawa sa carbon fiber, kaya hindi siya ganun kagaan. Basahin nga natin yung nasa likod ni paring Deep. Kasama nga pala natin si Deep Barurot ngayon ha. So ang sabi sa likod niya, paunawa, tutuldok, huwag kong tumutok, may stiff neck po ako. Maraming salamat, Deep Barurot. Alam nyo, hindi naman talaga kami pupunta sa Monasterio de Tarlac eh. Eh, late na kasi akong nagising. Hindi na kami haabot sa Kibyang Tunnel. Alas dos na yata kami nakaalis sa bahay. Kaya naisip ko na lang na sa Monasterio de Tarlac. At ito yung first time na dadalhin natin ang ating C1 sa lugar na yun. Kung tatanungin nyo ako kung anong nagustuhan ko sa helmet na to, unang-una sasabihin ko sa inyo yung kanyang design. Ayan, pasok na pasok sa pagiging read for speed. Pangalawa, quick release at bakal yung kanyang lock. Aminin naman natin kasi yung double D-ring medyo mahirap ilagay, mahirap din ikabit lalo na kapag naka-gloves. So okay din sa akin ito since di naman ako nagre-race track. Siyempre kapag magre-race track tayo, eh ibang helmet na lang gagamitin natin para mas safe, di ba? Pangatlo na pinaka nagustuhan ko dito ay ang kanyang lock sa lens. Kung makikita nyo dito guys, meron siyang pindutan na silver ito. At isa pa sa kinagandahan nito, pag pinindot mo, automatic aangat yung kanyang lens. Tingnan nyo guys, pag pinindot ko, aangat siya kagad. Ayun o. So pag inangat mo yung helmet mo, hindi ka mahihirapan. Dahil hindi tulad nung ibang mga helmet na walang automatic angat, di ba? Nahihirapan ako minsan na i-unlock, no? Yung sisikwatin mong ganyan, minsan hindi mo makapa. At pangalawa, pag hinila mo dahil sa tigas ng kanyang lock, sumasama yung ulo mo, no? So syempre kapag nagmo-motor tayo, tulad ngayon, gusto natin buksan yung lens natin. Pag hindi ganito yung lock, eh madidistract tayo dahil yung ulo natin eh aangat. Dito sa Monasterio de Tarlac ay isang beses pa lang ako nakaakit dito. Ang motor ko noon, Mio Sporty noon, no? Ngayon ito pa lang yung pangalawang beses kong pupunta. Kaya naman sinama ko si Deep, eh iba pa rin kapag may riding companion kahit dalawa lang kayo. Ayoko naman obligahin yung aking club na RBC o Red Big Bike Club para pumunta ng Monasterio. Medyo halos kasi ng RBC, member ng RBC ay tigas out, no? Napaka sigsak pala dito. Maganda palang umakit dito guys ha. Hindi ko na alala na dapat pala pairamin ko ng intercom si Dave para may coordination kami, no? Para sana hihinto-hinto kami dahil magdo-drone shot kami. Anyway, doon na lang sa Monasterio. Sana pwede yung drone doon, no? Kumaya, pakita ko sa inyo kung ano yung gamit kong drone. O nga pala, shoutout nga pala sa mga nakakita kay Monmon doon sa post ko sa aking Facebook, ano? Nakabili nga pala tayo ng brand new Montero Sport 2021 model. Ang pangalan po niya ay Monmon. Alam nyo, kaya wala masyadong nagra-ride dito ngayong binablog ko ngayon to. Kasi ang araw na umakit kami ng Monasterio is Monday afternoon. Kaya bukod sa wala nang gustong umakit ng Monasterio ng ganitong oras, eh Lunes po kasi, unang araw ng trabaho. Usually, ang mga riders umakit at namamasyal sa iba't ibang lugar tuwing weekend. Umpisaan mo ng Friday, Saturday, and matatapos ng Sunday. Eh tayo baligtad. Kung kailan na-relax sila, doon tayo namamasyal. Yeah! Alright! Rock and roll to the world! Woo! Dito nga, wala pa akong nakikitang naggagas. Pero dati kasi, alam ko mayroong mga bote-bote dito. Kaya nga sabi ko kanina, para tayo nag-endurance eh, no? Yung mga nag-endurance kahit saan nagpapakarga yan. May problema nga ako pagdating sa
endurance eh. Although wala ngayong year kasi nga pandemic pa. Pero kapag nag back to normal na, anong gagamitin ko pang endurance? Eh ayaw gamitin itong Z1 dahil una sa lahat wala siyang compartment. Pangalawa, hindi siya ganun ko-comfortable pagdating sa long ride. Iba pa rin kapag adventure bike eh, no? Eh wala na si Berto kasi. Bumili kasi tayo ng Montero eh. Kaya imbis na pang bili ng motor yon, eh napunta kay Monmon. Kung meron tayong Mac, meron tayong Monmon. Sakto, pareho sila puti. Pero kahit sino naman kasi ang tanongin natin guys, kung big bike or si Monmon, eh lahat naman halos si Monmon ang sinasabi. Kasi ako, wala akong sasakyan na malaki. Lalo na sa lugar namin, Pampanga, madalas lubog. Eh lalo na kapag barkada, di ba? Yung si Wigo natin eh, makargaan mo lang ang tatlong tao sa likod, sumasayad yung bulong ko. At least dito kay Monmon, kasya, kahit sampu siguro, di ba? Dito ah, sa dami na rin ng napunta akong probinsya, pagpasok natin dito para akong nasa ibang lugar din ano, iba eh, iba yung dating sa akin eh. Natagal ko na rin hindi napunta dito, para akong nasa ibang lugar, bukod sa Tarlac, bukod sa Pampanga. Para akong nasa south or nasa pinakadulo ng norte. Tingnan mo dito, na-imagine ko dito para ang Subic. Tapos yung mga bahay na yung bubong is mga parang ano, dahon-dahon. Ang haba ng stretch na to ah. Sarap bumiyahe dito guys ah. Ayan, tulad dito ah, Lunes kami umakyat at hapon. Ganito yung mararanasan mo. Sarap mamas yan. Siguro kung isang dadaling ko yung buong RBC dito, mag-enjoy din sila. Tignan mo. Wow! Kompletos regados, no? Pataas pa baba. Ay, diretso at liko-liko. Hindi ako pamilya sa kalsada, nakakatakot. Dito, uso pa yung nagbibilad ng palay yata sa kalsada. Ang dami. Tanim mo. Tsaka napapalibutan tayo ng mga bundok. Ah, ito, gas station, no? Pet malu. Hashtag pet malu. Huwag pong tumutok. May stiff neck po ako. Okay. Lalayo tayong konti. Sorry. Mukhang naliligaw na naman tayo, diba? Ayan, guys. I hope nagustuhan nyo rin yung aking helmet. At ako, nagustuhan ko siya. Kahit na single visor lang siya, eh, may tinted naman na yan. Tinted naman siya. Okay naman siya. Madali siyang gamitin. Lalo ito yung lock niya. Pag pinindot mo, chuk! Diba? Tara. Tayo magtanong. Tanong. Ay, mali. Dave! Pahamak ka talaga, Dave! Dave, pahamak ka talaga! Yes! Ha? Okay. Bigyan ko lang ng sticker si sir, ha? Sir, oh. Sticker. Thank you. Ano pangalan mo, sir? Alson po. Okay, naliligo kami. San ba dito yung, ano, Monastero de Tarlac? Sir, di ba po may kanto po doon? Ay, doon pa? Yung kanto po, diretso na lang po yun. Dave! Meron naman po daan dito, sir. Pero may mas maganda po yung dito. Ah? Ano po, malapit po yung daan dito. Pwede mo bang ituro kay Dave kung paano? Dave, sundan mo! Tara. Nagpasama tayo, sir. Sabi ko ituro lang niya. Hindi ko sinabing samahan niya ako. Wow, look at that! Sarap po ka... Diretsong daan, tas bundok yung kasalubong mo, ano? Nakakaaliwalas, tignan. Saan kaya ang kanto yung sinasabi ni sir? Ah, ito. Oh, pasalamat tayo kay sir, ha? Sir, okay na. Salamat, ha? Sir, diretso lang po yan. Okay. Tapos po, kapag may nakita na po kayo target, yun na po yun. Ah, okay. Salamat, ha? Ingat. Anong pangalan mo, sir? Alson po. Sir Alson. Tiga saan ka, sir? Sa Tarlac lang po. Ah, dito lang din. Okay. Thank you, ha? Salamat po. Okay, bye-bye. Okay. Dave, tara. Buti na lang, may subscriber tayo. Dito. Hindi ko akalain, may subscriber tayo dito. Sa lawak ng lugar na to, umaabot ang ating channel. Speaking of, umaabot ang channel. So dahil ako ay taong bahay lang naman ako, pa Facebook lang, pa YouTube lang, panood-nood ng Netflix. Hindi ko rin nare-realize na ang dami na rin palang nanonood sa atin. Hindi lang sa Pampanga, kundi sa buong mundo, no? Dahil nga rin sa YouTube tayo, di ba? So kapag lumalabas ako ng bahay at nakakasalumuha ko yung iba't ibang tao, eh doon ko lang na-realize na hanggang dito pala may nanonood sa amin, ano? So shout out sa mga kababayan natin, especially sa ibang bansa, na kahit nasa ibang bansa na sila, eh patuloy pa rin silang nanonood sa ating channel, di ba? Eh siguro nanonood sila dahil namimiss nila yung Pilipinas, gano'n? Ang daming ano, dumi sa kalsada guys, oh. Ano to?
bago si Bento. Nakita nyo kanina yung nagbibilad ng palay, no? Sabi ko na uso dito yun. Yung ganda ng kalsada dito. Parang daan kalikasan din, no? Yun lang, biglang bubungad sa'yo ito. Muntik na tayo dun, di ba? Delegado yun kapag gabi. I think hindi nasakop ng Google Map ito. Kaya nagtanong ulit si Dave. Kasama natin si Mang Tanong. Anytime, anywhere. Loaded na loaded si Dave. Ano kaya laman ng bag nito? Wala daw siyang dalang inumin eh. Wrong move. Mainit pa naman. Wow. Bagong gawang kalsada to, no? Brown yung lupa dito. Kapag ito umulan, madulas to. Putik yan pagka basa. Yung pagkakyat namin dito sa Monastery de Tarlac, hindi mo kami nagsurvey kung bukas, kung pwede bang mamasyal dito. Pero ang ganda. Ang ganda talaga. Ang ganda yung kalsada. Kulang na lang yung climate, no? Kulang na lang malamig, no? Pag ganito kataas na, dapat malamig siya. Kaso sa Tagaytay lang, uy, ang taas pala natin. Yun lang. Uy, nakatakot. Banking, yes! Hindi ka rin pwede mag-i-speed dito, guys, kasi una sa lahat, bankingan. Pangalawa, sementado ang kalsada, hindi siya asfaltado. Parang unlimited twisties dito, ah. Ganda ng oras na pagpasok namin dito. Ako, san to? Ah, sarado doon. Dito siguro yan. Eto na. Okay dito, lalo na kung mahilig kang mag-pray at kung gusto mong humingi ng gabay kay Lord, dito maganda nga. Hindi tayo pwedeng mag-ingay dito, guys. Nakita natin doon eh. Please maintain silence. Eto na. Alam ko dito yung parking eh. Ayan, motorcycle parking straight ahead. So ito yung parking. Dito na lang sa tinda. So guys, nandito na tayo sa monastery. Saan tayo maglalakad niyan? Saan yung entrance nito? Harapin natin, balik tayo dun. Naka riding boots pa naman tayo. Parang mali, no? Diba? Pwede tanong natin. Tanong natin. Tara, lakad tayo. O dapat doon tayo nag-park. Lapit na tayo dun. O tara. So yun, pinatabi namin yung mga gamit namin dito sa tindahan nila. Ayan. Alright. Sabi nila doon mas mabilis umakyat. So, tara. Alam mo ba't mabilis? Bakit? Kasi patalik eh. Yun doon, pababa. Ah. Yun yung hagdan na yun. Pepe, dyan tayo dumaan. Eco Park. Ilang hagdan kaya to? Sabi eh, nakalagay yun 365 eh. Okay. Ayan, ito na pala yung simbahan. At dito walang jeep. Hinihingal na ako, Dave. Hindi ka tulad mo, Tagaytay. Sa Tagaytay, pwede mag-jeep. Dito, hindi. Ganda ata. Walang masyadong tao. Wow, ang ganda oh. Dave, ang ganda, Dave. Okay, so ito yung pinaka-dinadayo dito. Okay, so sa mga nagtatanong, ang gamit nating drone ay Mavic Mini 2. Ayan. So ngayon sa year 2021, ito yung pinaka-latest na Mavic Mini. Okay, yan. Then nilagyan ko lang ng sticker para mas visible kapag ka naka-landing siya. Para di maapakan, ano. Ito, magdo-drone shot tayo ngayon para mas ma-appreciate natin yung lugar. At 4K resolution na rin ito. So tamang-tama, yung pagkakit natin dito, walang masyadong tawa. Yeah, tawa. So guys, pinapakilala ko sa inyo si, hindi ko alam kung ang pangalan nito, basta si Mavic Mini na lang. So ayan si Mavic Mini, guys. So so ito yung ating riding body. So pag nainitan ka, ayan, electric fan, pwede yan. Pwede? Oh, ayan, lumig ko. Ayan, so may subscriber tayo, sir. Ano pangalan niyo, sir? Junior. Sir Junior. Ayan, sticker mo, sir. Salamat po. God bless.
So yun guys, pahinga lang kaming konti at sarap puta dito. Lalo pag gusto mong manalangin, no, Dave. So ito yung gamit nating drone, guys, ha. Pakita ko ulit sa inyo. Yan, 'di ba, pagka nakalapag siya, agad mo makikita kasi meron siyang mga kulay na ganyan, ano. So sticker lang po 'yan. Ito ay binili natin ng 28,000 kasama na yung ibang sa package niya kasi Fly More Combo ang tawag dito. Ano? Pagka sinabing Fly More Combo, meron siyang extrang dalawa pa na battery. So total is 3, extra propeller, extra cables. So yeah, sulit na sulit at 4K resolution na po yan. Wala yung mga bagets na ano, na biyay. Oh, sir, thank you, ha. Oh, dahil nakasubscribe ka, thank salamat. You, ang pangalan mo, sir? Berhel po. Sir Berhel, alright. Tigasan kayo, sir? Kapas lang po. Ah, kapas lang. Okay. Malapit lang pala. Mm-hmm. Okay, God bless, sir, ha. Oh, pura God bless tayo ngayon dito dahil nandito tayo sa monastery dito. This na ride safe. God bless. The God bless and ride safe na lang din. Oh, pero seryoso, galing tayo dun? Oo, malamang dyan tayo galing. Bakit ang pataas siya? Ibis na pababa, di ba? Bataas to. Anin? Iyon, yung butukang manok na yan. Eh di ba, pataas tayo, tsaka pababa tayo kanina. Ang ganun ba? Oo. Dave, anong masasabi mo sa road trip natin ngayon? May kulang ka pa. Ano? Ha? May kulang ka pa. Anong kulang? Hindi, mic to. Anong kulang? Di ba sabi mo sa akin kanina, magpapalaro tayo? Ah, hindi. Next vlog na lang. Ah, okay. Kasi ang topic natin ngayon is yung helmet and yung monastery dito. Oo nga pala. Naging adventure rider tayo ngayon, di ba? Mm-hmm. Tsaka ano, yung mga gustong pumasyal dito. Pasyal na kayo habang pwede na. Baka mamaya, hindi na naman pwede. Hindi kayo makapunta. Oo, oh, di ba? Buti na lang, kabubukas lang pala halos, no? Galing. Sakto pala. Kaya pala konti lang tao, siguro hindi pa sila na-inform na, no? Basta maintain social distancing lang at face mask. Yun, okay na yun. Sana all. Tawa ka, Dave. Na-miss ko tuloy si Mrs. May subscriber tayo. Alright. O, may sticker ka na. Saan galing sticker mo, sir? Binili ko sa'yo, sir. Ah, yung... Anong item binili mo, sir? Keychain, boss. Wow, di ba? Ang ganda ng keychain natin. Pakita mo nga, sir. Ayan, o. Oh. Oh, advertisement na to. O, yung mga wala pa. Shopee. Okay, sir, salamat. At bigyan kita ulit ng sticker, ha? Kanina, nakita ko na kayo, eh. O, yan, sir. Salamat, thank ha? Alright. Yun, o. Oh. Thank you, salamat din sa pag-abil. Alright. Guys, ayun, at pabalik na kami. Konting test ng helmet, konting drone shot, at konting dasal sa Panginoon na tayo ay maging healthy lagi, maging ang ating mga subscriber at mga nanonood ngayon. Sana kayong lahat dyan ay nasa mabuting kalagayan at sinama ko naman kayo guys sa aking panalangin at sana matapos na ang pandemyang ito since nandyan na rin ang ating vaccine. Pansamantala guys, dito ko muna tatapusin ang ating vlog. Napakasimple, walang halong kemikal, napaka-natural. Pero bago yon guys, paki-check nyo po muna ang ating next episode. What's up guys? Ayan, at nandito po tayo ngayon sa Ground Zero Off-Road Restaurant. Yan o, lupang-lupa. Oh wow, ayun lang nakakatakot yung corner, no? Pag bago yung sapatos mo, para kang first time naglalakad, no? Magkapas ka na lang, Okra. Oh. Ano namin, dinadala namin sa pansugod. Thrill. Ito si Astro Boy. Alright. So lagi natandaan dapat ang center of gravity susundan mo. Kung nasa center of gravity nandun yung motor mo. Okay. Okay. Ba't palagi ko doon nakakalimutan? Nagbablog ako. So, yan po. Pakiabangan nyo po yan sa next episode. Maraming salamat po. See you next vlog, guys. Bye-bye. Read for sweet.